Sup guys, so nga pala si M, si Hero, so welcome back to the new video. I just nagbabalik ka na naman tayo sa panibagong video nga po ng Kado Craft Series na kung saan ngayon nga po ay nandito nga po tayo sa Nether dahil papunta nga po tayo dito nga po mismo sa portal ko. And actually guys, kung may napapansin nga po kayo, and yes, naka diamond tools nga po guys po MC Hero ninyo. And hindi nga lang po yun, meron na nga din po itong mga ano nga po, mga enchant nga po na kung saan yung mending and breaking nga po, na kung saan ay kumikita nyo medyo damage nga po yung shovel. At kumikita nyo naka diamond set na nga rin po guys po MC Hero ninyo. Though wala pa itong mga ano, let's say mga protection, core protection mag, kasi wala pa nga po nagbebenta. So hintayin na lang siguro natin soon na may magbenta. At kumikita nga po natin dito, meron nga po tayo 63 nga po na ano na level nga po, na sobrang nga po sa pag-AFK. Pero yun na nga po guys, no, so kaya nga po na damage nga po ang ating ano nga po dito ang shovel, kasi kumikita nga po natin dito sa ating shulker box ay sobrang dami nga po natin mga gunpowder nga po dito, na kung saan ay pinanghukay ko nga po yun na mga sand nga po, panggawa nga po na mga TNT. So kuya MC, para saan yung TNT? So makikita nyo nga po dito sa ating ender chest. So kumikita nyo, meron na tayo dito almost dalawa nga po stock nga po ng diamond block. So actually dalawang stock to ng diamond block, then walong block na diamonds, kasi naubos nga po yung diamonds natin kakabili nga po na mismong TNT nga po kay Sir Cedric nga po. Not until nung nalaman ko nga po na si Kuya Robert sa inyo ay meron palang gunpowder. So trinade ko nga po guys yung isang shulker ko nga po na puro cable district nga po, kapalit nga po sa mga gunpowder nga po. So kahit papaano medyo nakatipid nga po tayo, though magagrind out ako ng mga diamond soon, pero kasi ngayon nakapokus nga po ako sa netherite. And yes, ayun nga po yung dahilan kung bakit nga po si Kuya MC Hero ninyo ay sobrang dami nga po ng TNT, dahil ginagamit ko nga po ang TNT dun sa mismo nether nga po. So Kuya MC, bakit hindi na lang build gamitin mo? Di ba meron ka namang shop na kung saan yun, well, bakit hindi ka na lang mag-craft nga po ng mismong mga bed? So ito nga po guys, pag kasi bed ang gagamitin ko, though malaki ang sabog niya, pero kasi kung pag-uusapan natin ang mga space nga po sa storage at sa mga shulker, is sobrang consuming nga po niya. Not unlike kapag ka naka-TNT ka, pwede ka marami kang ilagay, then sunod-sunod nga po yung sasabog. Kasi sa pagkasabed, kailangan ko pa ng blast protection na armor sa armor ko para hindi ako ganun mabawasan. Eh, ngayon kasi wala pang ganun nagbibenta. So kaya magre-relay muna nga po tayo sa TNT nga po. And ayun, so kapag habang nandun nga po ako sa panag-agrega po ako ng netherite, nagdadala din po ako ng mga totem. And so far, kagahapon lang ako ng hapon nagsimula mag-netherite mining or mag-netherite ride. At meron na nga po tayo dito ng 22 nga po. So malalaman nyo soon kung bakit ba ang daming diamonds ko MC Hero ninyo, at bakit ako nag-grind ng mga ganitong mga diamante, ano. And yun na nga po guys, so Kuya MC, bakit ano bang kinalaman nyo sa title mo, bakit pag-i-Spiderman ka? So makikita nga po natin dito ay meron nga po tayo mga cobwebs nga po. And yes, minine ko nga po ito sa mga mine shop nga po na malapit nga po doon sa temporary rebase nga po natin. So kung maalala nyo nga po, sa episode nga po nung maraming gagamba nga po sa mineshaft ay maraming nga po doon mga webs, and tinanggal ko nga po yung lahat na kung saan ay nagkaroon nga po ako ng mga webs. So Kuya MC, ano namang kinalaman niya? Bakit magiging malakas Spider-Man ka dito mismo sa Kada Craft? So if you guys don't know, doon nga po malapit nga po medyo sa may base ko ay mayroon nga po doon guys na village nga po, na kung saan ay tirahan nga po na mga pillager nga po, na kung saan ay pupunta nga po tayo doon at papakita ko nga po sa inyo kung ano nga po yung tinutukoy ko. So ito yung mining area ko, nakalagay pa mining area ko, no? So makikita yung dami na nga po dyang mga markers nga po papunta nga po sa mga ibang Kada Craft members, ano. So makikita nga po natin dito, pagpasok natin dito at aakit nga po tayo. At wait lang nga pala, papakita ko rin pala muna sa inyo yung progress nga po ng ating mining area. So ito na nga po yung progress natin, ano. After a few days, mag-grind ulit ako ng mga diamonds, kasi ngayon medyo na nab-burnout ako dito kasi ang daming lava, so hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ayun, so mabalik nga tayo dito sa mining area natin. Eh pag-aakit nga po tayo dito, ay meron nga dun guys na village nga po, na mga pillager nga po, na kung saan ko nanonood nga po kayo sa video nga po ni Master Zerk. So kaya i-check out yung mga ibang Kada Craft members, so para ma-idea kayo sa mga takbo nga po ng Kada Craft, no, mga upload nga po ng mga Kada Craft members. So kapag ka pupunta nga po, kapag ka pinanood nga po yung video nga po ni Master Zerk, meron nga po siya dong mga video na kung saan ay pumupunta nga po siya dito banda, na kung saan ay nandito nga po guys yung mga village nga po ng mga pillager. Ito kung makikita yung mga bahay dito, at punong-puno nga po guys na mga pillager dito. Ay gagi, tingnan ako dito. Pero kung makikita nyo, ayun, kita nyo ba yan? Ayun, nandiyan sila sa ilalim mo, hindi lang yan, marami pa yun nandito sa may baba. So MC, ano bang gagawin mo dyan? So yung cobweb, ang gagawin ko dito, ito yung gagawin natin, isasapot natin sila para hindi nga po sila makalapit sa atin. Kasi hindi nyo nga po naitatanong, sobrang katinyang kahit na naka-diamond
diamond armor ka na mga yan. Kung hindi yan, yung brute, sobrang katina mga yan. Brute, tapos yung mga piglin, pillager, basta yung mga ganyan. So dito kasi sa lugar na ito, ay meron nga po dito mga gold. Sobrang dami nga pong gold dito at meron nga po ditong mineshaft. So iano ko yung mga hitbox natin, yan, hitbox zone. So may para makita natin kung sino may mga lalapit sa atin, ganito ganyan. So aware tayo kung sino man yung maa-atake sa atin dito. Kumikita nyo, ayun yung mga may mga spider dyan, then meron dyan something. Ayun yung mga pillager na yan na kung saan ay aatake sa atin balang araw. So ito, kumikita nyo, ang dami nga pong gold dito. So wala pa nga po kasi tayong bone na pwedeng ipana sa kanila. So kaya, we will do our best na makasurvive dito. Though, ang gagawin kasi natin ngayon ay, wait lang, pasok muna tayo dito para medyo makapag-prepare. Uy, may armor na dito. Okay, so kukuha tayo ng mga maraming totem. Totem. So may shop naman si ano doon, si Strange. So bibili na lang tayo pag nakulangan tayo. So ito, medyo nabawasan na rin. Isang sulgar sana to kasi nabawasan siya. Dahil nga, nag-ano nga ako po ako sa Nether. So ilang beses ako na namamatay. Hindi ka namamatay actually. So yun, so pumunta nga po tayo dito at kumikita nyo yun, yung mga hitbox na yun, kumikita nyo, no? So sige, so ito kumikita natin dito. Sobrang daming gold, let's go. Wala pala akong torch. Ay! Gagi! Ano to? May ilaw na tayo, thank you. Sige, dito pa. Yun. Uy, yun na. Yun ang sinasabi ko. Iba kasi nakapana, pero ang ipaprioritize, eh kumikita nyo, naano sila, na-stack sila sa ano, sa web, o oh, diba? Pero ang ano kasi natin dito, ang priority natin, yung may mga itak nga po. So titingnan nga po, ayun, buti may torch tayo dito. Sige, maglalagay tayo ng mga torch dito. Ano ba to, nilagay ba to ni Master Zerk or something na kinimberlo, like, generated to? Okay, so hindi natin lang kung gaano kalalit to, pero itong mga gold nga po na ito, ay kukunin nga po natin ito, at ibibigay nga po natin ito, guys, kay Master Zerk. So kasi kailangan nga po, guys, ni Master Zerk ng pagkarami-rami gold. Dami gold, diba? Ayan, sikurin natin ito. Dami, man. Okay. So hindi lang ito yung mga gold na pwede natin makuha dito. Like, hindi lang, like mga ganitong mga core or mga rogue something. Ano dito? Gold ore. Meron din tayong makukuha na block of raw gold, o diba? Napakadami yan. So, bibigay natin lahat to, guys, kay Master Zerk. So, buti na talaga may totem tayo dito. Ayan. Tapos may mga support din tayo dito na pwede nating i-support sa kanila. So kaya yun yung dahilan kung bakit marami tayong cobwebs ngayon. So maghahanap pa tayo dito sa may baba kasi balita ko, sabi ni Master, hirap nga po daw siya dito pumunta dahil nga sobrang kate. And sabi niya, nabanggit niya sa akin na sobrang dami pa nga daw pong gold dito. Uy, mayroon pa nga dito sa baba, o diba? Kung hindi ko pa, naku po eh, nakasinsabi ko. Okay, so let's go at ano ba meron dito? Ay, gagi na, ano ko yung pickaxe ko? Ano meron dito sa loob? Dapat binabasag yung mga ganitong bagay. Okay. So meron pa dito. Wait, hindi ko na kuha. Okay. So sobrang dami ko naririnig na hissing spider. No, saan? I'm guessing na dito talaga yung sa may baba eh. Yan. So iyanoy natin to. Yan. Alisin natin yung mga ano dyan. Yung mga cobwebs dyan. Though hindi kasi ako nakapagyara ng shears. So dapat kukunin ko to. Kasi pwede doon yung mga supplier ni ano ni Robrax balang araw. Ayun nga. No, dapat pala kumuha na ako ng ano. Aray ko yun yung sasabi ko. Wait lang, huwag kayo makulit. Wait lang. Sige, ganito. Kukuha din ako ng shears siguro. Babalik tayo dito kasi kailangan ko din ng mga cobwebs eh. Kasi balang araw ibibenta natin ito, guys, kaya ni kay Kuya Robrax nyo. So be right back muna. At babalik tayo dito once nga po na may shears na nga po tayo. Okay guys, so ito na nga po guys. Ay, kumikita nyo, sobrang dami ko nga po shears na nagawa dito. So wala pa kasi tayo unbreaking nga po ng shears. So kaya ito muna yung gagamitin natin sa pagkamaraming shears. Kasi kung doon nagkakamali, parang mabilis atang masira ito, no? Yung shears. Pero napagka wala ka unbreaking, ba? So ito yung ginagawa ko kung bakit sobrang dami ko nga pong cobweb. So kailangan din kasi natin kusun talaga sa pagbebenta nga po ng mga cobwebs nga po balang araw kay Kuya Rob ninyo kasi siya nga pong in charge nga daw sa pagbebenta nga daw po ng cobwebs. So ano ba itong mga ito, like auto-generated ba itong mga items eh? May mga damage eh kasi ngayon hindi talaga ako nakapunta dito kasi ang una talaga nakapunta dito at ako doon kakamali si Master eh. And then, ayun, kaya Master ko na din talaga ito nalaman na may ganito pala sa tabi ko. Akala ko kasi noon, village na to or something na ganyan. Yung pala putik, bahay pala ito ng mga, ano, ng mga pillager. Okay, so nagdara din ako ng mga extra torch. So, ang gagawin natin dito, wait lang, kukunin muna natin itong mga sapot. So, lalagyan ko guys ng ano to, ng torch so, para din mag-spawn yung mga baliw na, ano na yun, yung mga baliw na spider na yun. Lagyan natin ito dyan. Yan. Okay, may narinig akong something. So, hindi ko alam kung saan banda yun. May narinig akong ano. Ano, may pillager na parang murmur. Hindi ko alam kung saan banda yan. So, mag-ingat-ingat tayo. Ayun. Di pa pala ako naka-armor. So, mawanit ako na ito pagkain. Ayun. Hindi na nakita ko yun. Huwag natin ito mga ito. Kukunin ko muna ito lahat. And siguro, balik na siguro ito sa pagkumin ng gold. Pagka nakukuha po lahat ng mga cobwebs dito. A few moments later. So may napansin ako guys dito sa may base ng ano sa mga pillager. So pumunta ako, trinay kong libutin ito kasi tinignan ko kung meron din tayong mailulot. Pero mukhang wala akong makikitang maganda ata dito kahit pa paano. Doon may mga TNT dito, kailangan ko rin to.
Tapos silang ganito. Ano bang ginagawa nila? Ba't masyado silang masahol sa gold? I mean, dami naman nilang mga kayamanan. May mga pagkain din dito? O diba? Hindi ko pa ito pinasok at hindi ako na-curious. O diba? Actually, ganun talaga guys ko yung... Ganun talaga guys ko M0 ninyo, no? Pinapahamang sarili. Curiosity can kills yung ano. So, pinapasukan ko yung kwenta ng butas eh. Anyway, sige. Pakinggan na. Anyway, sige. Pag ganito, bababa nga po tayo at titignan nga po natin kung ano nga po ba makikita natin dito. Uy! Naku po. Ayun, okay. So, ano tayo dito? Asa yung totem natin? Ang galing ng pagkakabilda. Binyon doon ang mga pillager. Okay, handa natin ang ating armas. So, ngayon, ilabas ninyo ang sarili ninyo. Kakalabanin ko kayong lahat. At agad ito gagawin ko pag kami nakita ang kalaban. O, diba? Magiging babagal sila. Tapos, papalupaluhin natin yan. Galing. O, diba? Nasabugan din. Mayroon pa dito sa baba. Okay, let's go! Grind time na tayo dito. Okay guys, kung naman ang kakamali, parang pillager ata yan. Sige nga, sampulan nga natin to kung paano makipag-Spiderman si Kuya M0 ninyo. Wait lang, ini nakaboto eh. Wala naman siyang pamalo though. Sige, sana yung mga yan ha? Aray kong pati. Ay, di skeleton pala to. Akala ko yung ano, pillager na may pana. Pero mga, hindi, ito, hindi ito naka pana. Pero, eh, sige, sasaputan natin sila. Ayan, Spider-Man, Spider-Man. Sasaputan natin sila. Wait lang, medyo kabaliwan tong gagawin ko. Pero ang gagawin ko, hangarangan ko tong bato para makapunta sila sa akin. Tapos papakita ko sa inyo yung ano, sasaputan ko to para, para hindi sila makapunta sa akin. Ito. Okay, sige, wali ka na dito. Lapit ka sa akin. Hindi siya makalapit kayo sa diba? Kasi may mga cobwebs dito. Ay, ng Spider-Man ng kada craft . Lakad ka dito. Tapos ang gagawin ko, one hit delete. Spider sense. Aray ko, hindi ko na ilagay yung kati. Ang kati, wait lang, oy! Yan dito, mag-toast tayo. Dalawa pala kayo dyan. 20 minutes later. Okay guys, so dito na nga po guys tayo sa ano nga po guys, no, sa wool shop nga po. Naku, saan ay tinigil ko na nga po guys yung pag-grind nga po ng mga gold kasi na-trauma nga po ako kasi akala ko mag-work yung plano ko na isasaputan ko sila das babagal, pero mayroon one time na sinaputan ko pero putik abilis pa rin niya, tapos pinalo niya ako isang beses na nabasag yung isang totem ko, tapos pinalo ulit ko, nabasag din naman yung isang totem ko. Saya ngayon na-trauma na ako, hindi na pupunta ulit doon, pero buti na lang madaya pa tayo kahit pa paano totem dito. At dito nga po guys si Master. Wait, nandito ba si Master? Master, dyan ka ba Master? Hello? Yo, nandito ako. Okay, so Master, kamusta ka? Grabe, it's been a while ah. Nice lang. Tagal nakita, di ko na ito na bibigay sa'yo yung pickaxe. Di ko na bibigay sa'yo. Sige, sa'yo muna yun. Sige, ganito. Kaya ako napapunta dito kasi ngayon yung promise ko. No? So, tagal ko na rin kasi din nabigay yung ano yung pickaxe. So, kaya ngayon, bilang hindi ko nabibigay yung ano yung pickaxe ito, bibigay ko sa itong pagkarami-raming gold. Ayan o. Uy. Ayan, pinuntaan ko yung mga ano, yung mga, yung lugar ko sa ilang beses ka na matay. Ayan, so okay na ba yan? Dami na ito ah. Oh, ang dami yan. So, dami na ito. Marami na ba yan? Okay na ba? Sapat na ba yan? Sige. Okay. Grabe ah. Buti nga, may mga totem ako. So, hindi ako natulad sa'yo dun eh. Wala, ako sinutuan ko eh. Kaya. Pero, so ulit dun. Hindi ko pa siya re-explore ng buo. Kasi ang dami ko nakikita dun ng mga cobwebs na nagukay din ng mga cobwebs. At hindi ako naniniwala na yun lang yung pwede natin mamain. Kasi mineshop dun eh, malalim yun eh. So wala pa ako dun sa... Kumbaga nandun pala ako sa parang level dun ng mineshop. Like wala pa ako sa level 5 or level 6 ng mineshop. So kaya naniniwala ako, marami pa ako makukuha dun. Soon, tatry ko ulit pag-loot dun kapag sinipag ako ngayon kasi nakafocus ako sa ano eh. Ano direct? O so ito na lang Master, baka may mga extra sand ka na lang. Extra sand? Wala nga eh. Wala. Okay, sige. Ganito. Sige, basta ano, next time na lang bibigay ko na lang ulit siguro yung pickaxe pagka nag-pagka ah, sige okay, lang. Hindi ko pa man nagagagam. Ah, sige, basta thank you, bye-bye. So guys, I think dito na nga po mismo tapos na video na to and sana ngi-enjoy kayo and now yun na nga po yung video nga po natin dito nga po mismo sa Kadacraft na kung saan ay naging Spider-Man nga po guys, yung M0 ninyo. So dami nga po guys, nakuha ang cobwebs and mga golds nga po. Yung mga cobwebs, ibibenta nga po natin yun soon kay Kuya Robrax ninyo. And then, so again, mag-subscribe and goodbye. Stay awesome.